Mga idol, dahil nga po napakaliit na lang ng tsansa ng Dallas Mavericks sa play-in tournament ay ibinulgar nga po ngayon ang posibleng unang matanggal sa kanilang lineup. Yan naman ang ating unang aalamin na susundan ko na rin ang balitang naloko nga daw po ng Utah Jazz ang kanilang mga fans at ang balitang nababangko nga po si Thomas Bryant sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang naibalitang papasok nga daw po sa top 6 ang Los Angeles Lakers kapag nangyari ang ganitong senaryo bukas sa NBA. Kaya mga idol, tara! Kahit man nga po mga idol, ika-11 pa rin ang Dallas Mavericks ng Western Conference, mayroon pa rin naman nga silang kaunting tsansa na makapasok sa darating na play-in tournament. Pero mangyayari lamang yan kapag naipanalo nila ang kanilang huling dalawang laro at matalo rin naman ang Oklahoma City Thunder sa huling game nito kontra sa Memphis Grizzlies. Pero kahit anuman nga po ang mangyari sa kanilang team ngayong season, sinisigurado nga po ngayon na meron at merong babaguhin ng Dallas Mavericks sa kanilang lineup. At kabilang nga po sa mga pinaniniwala ang player ng Mavericks na una nilang tatanggalin ay ang kanilang big man na si Christian Woods. Base nga po sa naging pahayag ng kanilang team owner na si Mark Cuban, hindi pa nga daw sila sure kung bibigyan ulit nila ito ng bagong kontrata. Marami pa rin naman nga silang dapat ayusin sa kanilang team, especially sa kanilang cap space. Hindi rin naman nga basta-basta ang hinihingi nitong kontrata, kaya kapag hindi nga po sumapat ang kanilang cap space, mapipilitan nga sila na i-trade na lamang si Christian Wood kapalit ng isang defensive center. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naloko nga daw po ng Utah Jazz ang kanilang mga fans. Kung inyo nga pong matatandaan, maaga nga pong umangat ang Utah Jazz sa West sa umpisa ng season. Kaya marami na nga po mga fans ang umasa at naniwala na isa na silang ganap na contender sa West. Ngunit hindi rin naman nga ito nagtagal, gayong nagtuloy-tuloy rin naman nga po ang kanilang pagkatalo at pagbagsak. At kasabay nga po ng pagkatalo nila ngayong araw laban sa Oklahoma City Thunder, sa score na 114-98, official na rin naman nga silang nalaglag. Kaya dahil nga dyan, marami nga po mga nagsasabi na naloko nga daw ng Jazz ang kanilang mga fans, lalo pat napaniwala nga nila isa na sang ganap na contender. Ngunit sa huli, hindi rin naman nga ito totoo matapos silang maagang malaglag bilang ika-12 kupunan sa Western Conference. Habang dumako naman tayo sa ating pangatlong storya sa balitang nababangko nga po si Thomas Bryant sa Denver Nuggets. Simula nga po ng pag-a-average si Thomas Bryant ng 12.7 points, 6.8 rebounds per game sa Lakers, bumagsak nga ito sa 4.2 points at 3.1 rebounds per game simula nang ma-trade siya sa Denver Nuggets. At ang masakit pa nga po dyan, bangko, at hindi rin naman nga siya nakakapaglaro sa rotation ng Denver Nuggets. Inamin rin naman nga po ng kanilang head coach na si Mike Malone na wala siyang pakialam sa kanilang player na si Thomas Bryant kahit man patuloy ang paghina ng laro nito. Kaya dyan pa na nga malinaw na isa nga po ang pag-request ni Thomas Bryant sa trade ng Lakers ang isa sa kanya mga dapat pagsisihan sa kanyang NBA career. Habang dumako naman tayo sa ating huling story ngayon sa balitang papasok nga po ang Los Angeles Lakers sa top 6 kapag nangyari ang ganitong senaryo bukas sa NBA. Katulad nga po ng napag-usapan natin, kahit man nga natalo ang Lakers kontra sa Clippers, may pag-asa pa rin naman sila na makaabot sa ika-6 na pwesto. Posible nga itong mangyari bukas ng umaga kapag natalo ang Golden State Warriors sa kanilang game kontra sa Kings, at kapag nanalo rin naman ang Los Angeles Lakers laban sa Phoenix Suns na posibleng mawalan ng tatlong superstar na kinabibilangan ni Kevin Durant, Chris Paul, DeAndre Ayton at si Devin Booker. Bali, official na rin naman nga nilang nakuha ang ika-4 na pwesto sa West, kaya wala na nga silang rason para paglaruin pa ang mga ito sa second game ng kanilang back-to-back. Isa pa, mas maigi rin naman nga pong pagpahingahin na lamang ng Suns ang kanilang mga superstar upang maiwasan ng mga ito ang posibleng pagtatamo ulit nila ng injury sa kanilang mga natitirang laban na wala rin naman bilang sa kanilang team.
Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara, mag-register na! So that's it mga idol, ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching mga idol, hopefully nag-enjoy kayo ngayon.